Kaya ngayon pa sumama ang panahon ng ganito. Kaya mo, anak, darating na si Mariano at kayong kasama na ng ilon. Huwag na kayo masyado magkakala. Darating na yun. O bakit wala akong kasama? Hindi ko inabot si Manang Sela. Anong gagawin natin ngayon? O paano ngayon ang asawa mo? Paano si Josepa? Ang anak ko? Mariano! Ngunit, Josepa, alam mo namang wala akong kamalay-malay sa bagay na yan. Anong gagawin ko? Ang inang na lamang tatawagin ko. Ito ang gusto ko. Ito na lamang maalam mo na hon. Ganda-gandang bata niya. Ano ba yan? Lalaki o babae? Lalaki ho. Lalaki? Ako, lalaki. Ako mo, trepte. Teka nga muna. Parang ating ipanganalan yan, ha? Yung maganda. Ano nga ba? Ferdinand! Ferdinand! Ilang panahon pa't hindi na kita mabubuhat, ang bigat-bigat mo na. Ang hindi ko lang magustuhan, pinapagod mo ang lola mo, tignan mo. Naku, yung anak mo, napakamasyadong malikot kung saan sana nakararating. Pagbut na ako ng kahahata. Pabayaan na ninyo, inang, nang lumaki siyang malusog. Natang, bakit niyo ako tinatawag? Aba, nakalimutan mo na ba? Ngayong umaga kita ipalilista sa eskwela. Siya nga pala, palagaran lang, hindi na akong dalo. Maglalaro ka rin, pero tuwing Sabado at Linggo na lamang, ha? Ah, sige na, lalakad na kami. Siya, bakit na nga kayo? Mapapalad ang mga mapagpakong babang loob sapagkat kanila ang kaharian ng lang. Mapapalad ang nangahahap sapagkat sila aalibin. Mapapalad ang maaam sapagkat mamahalin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagubuto at nangauuuhaw sa katwiran sapagkat sila'y upusugin. Mariano! 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 Mariano
bakit umiiyak? Dami-dami mo rin eh. Eh, bakit ka lumaban? Teka muna, sino ba nagsimula ng away? Eh, ba, yung mga batang yung sulbahe. Eh, bakit ka nga lumaban? Tignan mo nangyari sa'yo niyan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag hinagis ka ng bato, gagantihan mo ng tinapay? Hindi naman tama yan sa lahat ng pagkakataon. Nadinig mo naman ang sinabi ni Ina nga, hindi siya nagsimula ng away. Para sa akin, ay hindi masama sa isang lalaki ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan naman ang hirap sa iyo eh. Tinuturuan mo nang mabuti itong bata. Kinokontra mo, kaya lumalaki ulo. Kaya lang nga inang at baka masulig yung linuluto ko. Halika, Beth. Halika. Mag-uusap tayo ng lalaki sa lalaki. Alam mo, hindi ko pinipintasan ang ginawa mo. Ang hindi ko lamang nagustuhan, ay umiyak ka. Ito ang tatandaan mo, Fer. Ang isang lalaki ay hindi umiiyak ng walang matinding dahilan. Naintindihan mo? Opo, tatay. Ganyan. Dapat mong malam na ang mga babae lamang ang hindi marunong magtiis ng sakit. Ang luha ay kahinaan. Hindi ko na ibig na makikita sa iyo ng uli, ha? Tay, matatag. Nakakasiguro tayo. Huwag niyo itindihin yan. Kung yan lang, hindi tayo natalunin yan. Kaya na sita. Kamusta kayo? Sige. Kapundola, oo.
Hindi masyado nagbago ang Lola, eh. Ganda-ganda ng mga damit na sinusuot. Talagang talagang hindi kayo masyado ng Lola. Siyempre naman, ang tatawa ng Lola. Huwag nga sa taong bayan yan. Inang, mabuti pa sabi mo ng kaso sa Lola, kailangan natin. Ayan! Eh, sige na ngayon na, ibig ko malaman. Eh, pero, eh, di ko para kung wala siya, hindi mahihandaan niya, kailangan natin. Nakakayaan ba? Eh, kung ano eh, matrikula ko sa eskwela eh. Matrikula? Oo. Aban, Lola naman, hindi ko mo honor student ako, eh, ba'y kailangan tayo magbayad din sa eskwela? Siya, mamaya na natin pag-usapan, makakain muna. Nakabanda, Lola, matalagot. Ito nga ho, gutom na si Pasipi ko eh. Ako na naman, deny lang to ah. At tayo kumain ng lahat, halika yung lahat. Kaya, kayo na kalalamang. Sige ho ba yung nanggaling na sa Kapitolyo? Pauho! At katunayan eh, malapit na matapos ang bilangan. Malaki na ang agwat ng ating kandidato. Kaya natitsa ko ang tagumpay ng ating kandidato. Mabuhay! Mabuhay! Kaya po! Nandiyan na po ang mga taong bayan! Para upo kayo batiin! Ay, naku, maraming salamat. Ay, mag-inuman! Pate! Kain kayo ng kain. Dapat nasa harap kayo ng pagkain eh. Pagkalulungkutin nyo, isipo kayo na mataya. Aba eh, huwag nyo mag-intindihin yung politika. Kumain kayo na kumain. Sa nga naman, tatab. Marahil ay iminulat sa atin ang katotohanan na tayo hindi nababagay sa politika. Mabuti na nga nagtago niyan eh. Ngayon ay magkakasama-sama na tayong lahat. Hindi ba, Nanang? Hindi kagaya ng araw. Si Tatang ay naiiwan dito sa probinsya. Eh tayong lahat ay nasa Maynila. Ngayon ay makakasama na sa atin si Tatang sa Maynila. Tama na, Perdi! Sinasabi mo isang pag-uro na hindi ko maaaring magawa. Dito ako nadapa. Dito rin ako magbabangon. Hindi ba ako ang asawa ng kanilang inuupasala?
Kung mayroon dapat na masaktan sa pangyayaring ito, ay hindi ikaw na kanyang kapatid. Kung hindi ako, ako na kanyang kabiyak ang dapat masaktan. Kaya't kung ibig ninyo, kung mapilit kayo, sige! Tumulan ninyo sila! Magpaulong kayo! Nagdaramdamin ang sinabi ni Pure. Mabigla lamang siya. Pinakilala mo sa aming lahat ngayon na kung mayroon mong karapat dapat sa pangalan niya ay wala nang hihigit sa iyo. Ngayon ko lubos na naunawa na kung ako nga pala yung magpapakababay, hindi maaaring hindi kita idama. Ako ang patawarin mo sa iyo. Wala kang dapat ihingi ng tawa. Ang mga pangyayaring ito'y nagpapatuloy lamang. Ako hindi nagkamali ng pagpilit ng aking kabiyak. Patawarin mo rin ako, Ina. Nabigla ako eh. Sa akin, Biggie? Hindi yun. Yung shieldan ito. Parang may nalito kong putok ng replay. Eh, siguro mayroong mga namamaril na mga paniki dyan eh. Alam mo naman, pagtagulan, marami namamaril dyan eh. Pero umuulan na yun eh. Sino naman namamaril ng paniki na yun? May palagay ko. Kung sino man nagpaputok na yun, may malaking dahilan. Oy. Kaya ako nagtuloy dito sa inyo. Ay para wag akong abala sa pagre-review ko. Eh ngayon, ikaw na mismo nag-abala sa akin eh. Abay, kung ganun ka ng ganun eh, mabuti pa, doon ako sa amin nag-review. Para? Tulog ka na nga dyan. Para na ba? Gusto mo ng diskusyon? Oo, oh, nga gusto ko. Eh hindi ngayon. Nagre-review ako eh. Natulog ka na nga. Buhay na po! Sumamok sa akin sa parte. Hello? Dinarap lang ko. Siya nga yata ang pinakamabigat at tungkulin niya ata sa akin. Dinarap kita sa salang pagpatay sa iyong maong deputado na lundasan. Baka nagbibiro ka. Pwede na. Pwede.
Anong ibig sabihin ito? Mabuti't dumating kayo. Kayo ay talagang padadala ng Subuena, sapagkat kayo man ay nasa sakdal din sa salang pagbabalak na pagpatay sa pinaslang na kinatawan. Kabaliwan! Malaking kasinungalingan! Hindi ba naman katawa-tawa ka apat na taong pa lumipas bago nila na-invento ang kasinungalingan ito? Anong kasinungalingan? Ito isang pangmamalabis na hindi natin dapat pangampasin. Pati kinabukasan ng bata ay gusto nilang wasakin. Ewan ko. Hindi ko masasagot yan. Ang halaga ngayon ay ang maayos kagad na ating piyansa. Yan nga ang iniisip ko eh. Masyadong naistorbo ang ating pag-aaral. Kung hindi nila ako palalayarin, kahit na pansamantala lamang. Kung meron ng mga tao na upusig sa akin, ay lalong marami palang naniniwala sa aking katapatan. Sa pagkakataong ito, ay kahinaan din kaya para sa isang lalaki ang maluha sa labis na kagalakan. Sawa ng Diyos. Nasagot ko ang lahat ng tanong. O bakit yan? Hindi ka ba maligaya? Tumanggap ako ng pasabi. Buhat sa probinsya. Nabukas daw ay kailangan ka sa pagbubukas ng iyong isasin. Natatakot ako, Ferdinand. Natatakot ako. Bakit kayo matatakot din? Wala naman akong kasalanan. Totoo bang wala kang kasalanan, anak? Totoo bang... Inang, kung nung araw ay iminulat ninyo sa akin na ang San Marcos ay hindi marunong umiyak, ako naman nagsasabi sa inyo ngayon na ang San Marcos ay hindi marunong magsinungaling kailanman. Kaya't wala kayong dapat ipangamba. Nangangamba lamang ako, anak. Sapagkat sa buhay natin ito, kung minsan ay may nangyayari, ang walang kasalanan ay napaparusahan. At ang tunay na may sala ay nakakalayap. Naniniwala ako, ina. Hindi lamang sa katarungan ng batas, kung hindi lalong-lalo na sa katarungan ng Diyos. Sapagkat nalalaman ko, magtatagumpay ang katotohanan. Kasama mo akong magdarasal, anak. At kung ano man ang mangyari, paaasahan mo. Lagi mo akong kalamay sa lahat ng sandali. Sabihin ninyo ang pangalan. Calixto Aguinaldo po. Tagasal? Tala po. Ginong Aguinaldo, kayo iniharap sa paglilitis dito dahil sa pahayag ninyong meron kayong nalalaman tungkol sa naganap na pagpaslang sa nasawing kinatawang Hulyo na lundasan may apat na taon na ngayon na nakakaraan. Totoo po yun. Kasi nadinig ko lahat ang binabalak ng mga Marcos na iligpit ang kinatawan. Paano nangyari ngayon? Sinabi ninyong taga-Tarla kayo pagkatapos nangyari ang pagpatay sa batak. Tumira po ako sa bahay ng Mama Marcos isang linggo bago maeleksyon hanggang sa magalap ang pagpatay.
Ano ang dahilan at kayo ay natira sa bahay ng mga Marcos noong mga panahon ngayon? Ako po eh, bodyguard ni Ginoong Quirino Lizardo. Eh, hindi po ninyo na itatanong sa akin kung sino si Quirino Lizardo. Siya po ay bayaw ni Ginoong Mariano Marcos. Ano naman ang dahilan at isinama kayo ni Ginoong Lizardo sa Batak? Para daw po tulungan namin ang kanyang bayaw sa kanyang kandidatura. Ginoong Aguinaldo, sabihin ninyo sa ratang hukumang ito kung ano yung sinasabi ninyong narinig ninyo na pagbabalak sa pagpatay sa nasawi. Abay, ganito pong ang pangyayari. Marami pong pagpupulong ang naganap. Ang umpisa po eh, pecha 15 ng Setyembre nang kami po ay dumating sa Batak. Kinagabihan po, napulong kami. Sino-sino ang naroroon sa tinutukoy mong pulong? Si Ginoong Mariano Marcos, ang kapatid niyang Pio, ang bayaw niyang si Ginoong Lizardo, si Ferdinand at ako. Ngayon, Ginoong Aguinaldo, ano ang kanilang pinagpulungan? Mabigat daw po ang laban ni Ginoong Mariano Marcos. Tila raw po masyadong malakas ang kinatawang huli na lundasan. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Sa binalak nilang pagpatay na yon, Ginoong Aguinaldo, tiniyak ba nila sa kanilang plano kung sino mismo ang papatay o kung sino ang kakalabit sa gatilyo ng baril? Ang bata pong si Ferdinand. Silencio! Magpatuloy kayo. May natinig ba kayong dahilan kung bakit ang batang Ferdinand Marcos ang kanilang napili? Mayroon po. Ano yun? Unang-una po, asintado daw po sa pagpatay si Ferdinand. May champion po pala siya sa kanilang universidad eh. At baging sa pamamaril ng ibon, pahusay din daw. Yan lamang? Ba, meron pa po. Kaya po naisip kong talaga pala silang mahusay magplano. Ano pang ibang dahilan? Eh, minor de edad daw si Ferdinand. Wala pa po pala siyang 18 anyos doon eh. Kaya kahit daw mahuli, eh hindi pa maaaring mabilanggo. Pinaka mabigat na raw yung ipadala sa Lulumboy. Yun po lamang, Ginoong Aguinaldo. Maraming salamat sa inyo. Nasa panig ng tagapagtanggol ang pagtatanong sa akin sa kasi. Ginoong Aguinaldo, kayo'y sumumpa sa harap ng hukumang ito na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Eh, totoo naman lahat ang sinasabi ko, ha? Baka akala nyo. Sinabi ninyo, Ginoong Aguinaldo, na bago sumapit ang eleksyon, kayo'y timira sa bahay ng mga Marcos dito sa Ilocos. Eh, hindi nga ba, bodyguard ako ni Ginoong Lizardo. At simula nang kayo ay dumating dito sa Ilocos, kayo ay hindi uminas-tala hanggang sa sumapit ang araw na eleksyon, hanggang sa dalawang araw makalipas nang sa diputado na lundasan ay masawi. Eh, hindi nga ho ba sinabi ko na sa inyo, nandun ako ng magalap ang papatay? Kung ganoon, Ginoong Aguinaldo, paano nangyari sa araw ng eleksyon, kayo ay nasa sarili ninyong bayan sa tala, samantalang ayon sa tala, kayo'y pumasok? Tutol po ko kagalang-galang ako. Pagkatanong ng Ginoong Tagapagtanggol ay isang pananalakap. At ang kanyang mga sinabi, walang katotohanan. Makaya, Francisco? May po ba may pinagpapatayan sa inyong ipinahayag? Meron po kagalang-galang ako.
Galang-galang na hukon. Narito po ang kasulatang nagpapatunan na si Ginoong Aguinaldo ay bumoto sa Tarlac. Nariyan ang electoral census na nilagdaan ni Ginoong Aguinaldo kasama mga pidapit na pinirmahan ng mga taong nakakita sa kanya na lumabas at pumasok sa presinto noong araw ng butuhan. Ipagpatuloy niyo ang pagtatanong. Salamat po, kagalang-galang na po. Ginoong Aguinaldo, sinabi ninyong si Ferdinand ang nasa sakdal ang siyang pinil sapagkat siya minordidad at wala pang pananagutan sa batas. Yun po ang sabi nila. Sinong sila, Ginoong Aguinaldo? Ang mga tao nagturo sa inyo kung ano niyong sasabihin din sa harap ng hukuman? Ang ibig kong sabihin sila ay ang mga Marcos. Yun po ang aking narinig na kanilang pinag-uusapan. Kagalang-galang ng hukum. Alam po nating lahat na sa ating mga Pilipino ay mahalaga ang 18 taong karawan ng isang tao. Lalong-lalo na kung ang bata ay panganay. Ito'y ating ipinagdiriwang at ipinagsasaya. Alang-alang sa pagtuntong ng may karawan sa hustong gulang. Paano po ito maaaring makalimutan ng mga Marcos? Samantalang wala pang 2 linggong nakakaraan bago ganapin ang eleksyon noong taong 1935 ay idinaos ni Ferdinand ang kanyang 18 karawan. Alam lang kanyang mga magulang at kaibigan na siya nasa hustong gulang na. Kung kaya siya magkakasala, siya'y parurusahan ng batas. Gino, ano ang katungkulan ninyo sa Universidad ng Pilipinas? Upo ang tagapamahala ng mga baril na ginagamit ng mga estudyante sa kanilang pagsasanay bilang mga ROTC. Ano ang uri ng baril na ginagamit ninyo sa pagsasanay na yun? Ripley 22 po. Gino, bagamat hindi pa napapatunayan ang mga dalubhasa, ay pinipilit ng panig ng taga-usi na ang sandatang ginamit sa nasawi ay kalibre 22. Noong taong 1935, sa pagitan ng petsa September 15 hanggang September 23, wala ba kayong natatandaan sa inyong pamantasan na nawala ng gayong uri ng sandata? Wala po. Natitiyak ninyo? Opo. Yan po lamang at maraming salamat. Nasa panig ng taga-usig ang pagtatanong sa saksi. Wala pong ibig itanong ang panig ng pag-uusig. Taga-bata kayo, Ginoong Pat. Opo. Bilang butante, kayo ay umuwi sa inyong bayan para sa eleksyon noong taong 1935. Opo. Sa inyong pag-uwi, wala ba kayong natatandaan mga pangyayaring may kaugnayan sa usaping ito? Nakatabi po ang nasa sakdal sa tren. Nang kami po ay lumipat siya po sa La Union, katabi po kami sa upuan. Pagalang-galang na hukom, ibig ko lamang po tawagan ang pansin ng hukumang ito sa nakaraang pahayag ng nakaraang saksi si Ginoong Aguinaldo na ang pagbabalak daw para sa tinangkang pagpatay sa nasawing kinatawan ay naganap noong September 15 at ayon pa rin sa kanyang pahayag ay siniguro niya na ang nasa sakdal ay kaharap sa pagkakataong iyon sa pagbuo ng isang balak. Kagalang-galang na hukom, sa mga sandaling ibig palabasin ng taga-usig na ang nasa sakdal ay nakikipagbalak pumaslang, siya ay nasa Maynila pa at naghahanda pa lamang bumalik sa kanyang bayan. Three cheers for Ferdinand Marcos! Ngayon, marinig natin ang lalaking nagbigay ng karangalan sa ating universidad at sa ating lahat. Si Ferdinand Marcos! Kagalang-galang na Pangulo, mga minamahal kong mga guro at mga pinakamamahal kong mga kamag-aral, ang karangalang ito, mga minamahal kong mga kamag-aral, ay sadyang napakabigat kung sasarilinin kong mag-isa. Kaya't, kung pahihintulot ninyo, ay nais ko kayong hatian
sapagkat talagang iyan naman ang nag-udyok sa akin upang ako'y magsumikap, magtyaga sa akin pag-aaral dahil sa pagmamahal at pagdakila ko sa university na ito at buong pusong nagmamahal sa inyong lahat. Pagpamanin niyong gambalain ko ang kasayahan ninyo ito. Parito kami upang kadakpin. Ano ba? Ako'y pinalalayang pansamantala sa pamamagitan ng piyansa. Ang iyong piyansa ay pinaulan ng bisa at ang hatol ng hukuman sa iyong kaso ay binaba na sa lawag at napatunayan ko ay nagkasala. Ha? Napatunayan nagkasala si Ferdinand? Opo. Hindi maaari magkagayon sapagkat sa ginawa ng paglilitis ay hindi nila napatunayan ang kasalanan ay binibintang nila sa akin. Wala ka nang maraming sinasabi. Mandami ang tudiresto. At ang utos sa amin ay daling ka ngayon sa lawag. Sa pinananalig na magtatagumpay din ang katotohanan sa bandang huli. Kagalang-galang na. Kung ako man ay umaharap sa hukumang ito, bilang isang sentensyado, isang nagkasala, o isang kriminal, ayon sa mata ng ating lipunan, ay naniniwala pa rin ako na ang ating mga batas ay hindi nilikha upang gawin lamang kasangkapan sa pag-iiganti. O nga't ang batas ay nilikha lamang ng isipan ng tao. Subalit ito, kagalang-galang na hukom, ay nilikha ayon lamang sa malinis na konsensya ng tao at ng kanyang maunawing puso. At dahil dito, ay tinatawagan ko ng pansin ang maunawing puso ng hukumang ito. Hindi lamang sa sarili kong kapakanan, kung hindi alang-alang pa rin sa karapatan ng ibang nilikha na sa kanila ring kawalang malay ay maaari nilang sapitin ang ganitong kagipitan pagdating ng araw. Ang sinumang nahatulang mabilang nang dahil lamang sa pinagbuhol-buhol ng kasinungalingan ay walang salang lalasap ng pagdurugo ng puso, malabis na pagtutol ng buti. At kung ang pagtutol na ito hindi didinggin ang hukumang ito, ay mawawalan ng kabuluhan ng ustisya, mawawalan ng halagang demokrasya, at ang sinumang nasa aking katayuan ay mawawala na rin ang paniniwala sa kanyang kapwa-tao. At pag nagkagayon, ay tuluyan na rin mawawala ng paniniwala sa Diyos. Kaya tulungan ninyo ko. Tulungan ninyo ko kagalang-galang na hukom na may paglabang ko ang sarili kong katwiran. Sapagkat ayokong sapitan ng ganitong pinakamababang uri ng pagkatao. Ang mawala ng kaluluwa. Dahil sa iyong kabataan at ipinamalas na katalinuhan, ay ibig kong malaman mo na isinagawa ko na ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo. Ipinadala ko na sa ating Pangulo ang aking kahilingan na ikaw ay mabigyan ng ganap na kapatawaran. Wala akong hinahangad kung hindi ang katotohanan. Kung ibig ninyo akong matulungan, ay inihiling kong bigyan niyo ako ng pansamantalang kalayaan upang mayanda akong binabala kong pagharap sa Korte Suprema. Ikinalulungkot ko, pero sa ganitong uri ng krimen, ang isang taong nahatulan ay hindi na maaari bang bigyan ng pansamantalang kalayaan. Yan ang batas. O, dapat na lang hindi na Silensyo! Wala! Isa pang pagkakaingay at palalabasin ko na ang lahat ng nanonood sa bulwagang ito.
nagalang-galang na hukom. Marahil ay alam na ninyo na hindi na namin makakaya makabayad sa abogado. Ang konting kwarta na titira sa amin ay naubos na sa kasong ito. Kaya't wala nang nalalabi kundi ang gamitin ko na lamang ang aking pinag-aralan sa pagtatanggol ko sa aking sarili. Ngunit paano? Paano ko magagawa ito kung nasa loob ako ng bilangguan? Wala akong magagawa. Masakit ang mahal. Sa isang malayang pamumuhay sa labas ng pulo, naglalaho ang paniniwala at pagtitiwala sa kapwa. Nawawala ng puwang sa lipunan. Tumitikas ang puso. Nagiging kaaway ng tao. At nakadarama ng pag-iisa laban sa buong daigdig. At kung naparusahan ay nasa panig ng katwiran, lalong tumitindi ang hinanakit. Para sa kanya, ang bilangguan ay libingan ng mga buhay. Walang pangalang kamatayan. At kung ang maghatid sa kanya sa ganitong kamatayan, ay pawang kasinungalingan. Ang pag-aalsa ng kaluluwa ay walang pagkapawi. Maari siyang magpamalas ng panglabas na kahinahunan. Ngunit sa ilalim nito'y nag-aalab ang damdamin laban sa kabuktutan ng mga nagpapairal ng batas. Makabit man ang kalayaan pagkatapos ng maraming panahon, ang kamalian ay hindi na maitutuwid at ang sugat ay hindi na maghihilom ng walang bakas. Sato, anak. Binalang kita na ang paborito mo. Maraming salamat, Uy, anak. At tatang, maaari pa rin yung padala dito ang lahat ng libro ko sa bahay. At saka, padala mo ninyo ako ng maliliit at mga papel. Kailangan ko lamang mayanda ang lahat ng dapat kong gawin pagharap ko sa Korte Suprema. Pabayaan mo, padaling ko lahat dito. Hindi lamang yan. Pupuntahan ko pa yung mga tiyuhin at titignan ko. Anong kakailanganin mo rin, dadaling ko rin lahat dito. Maraming salamat, Tatang. Parang kayo magkakatulong ato. Aba, Gobernador. Kumusta kayo? Buti po. Okay. Buti po. Kung talagang desidido na ang bata, may paglaban niya ang kanyang kaso, kakailanganin niya ang mabuti-buting lugar. Paano ba naman siya makakatrabaho dito? Eh, kaya dilim-dilim at ni walang hangin. Tama po yan, Tinan. Wala ko tayong magagawa, Gobernador. Bakit wala? Sumunod kayo sa akin. Tali kayo. Oh? Yes. Palagay niyo kaya makapagsusulat ka na rito. Ang ibig niyo sabihin, ay maaari kong magalit ako kasi nito. Oo, iho. Pinaayos ko ito para sa'yo. Kung ano pa ang kakulangan mo, pasabi ka lamang sa akin. Salamat, Gobernador. Salamat. Maraming salamat, Gobernador. Dinitiya kong gagawin ko lahat ng aking magagawa para hindi naman masayang umibot pa kami. At nubayang ka ng Diyos. Buenas, Gobernador! ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo está usted? Muy bien. Señor Marcos! Señor! Cardinal, meron akong magandang balita para sa iyo. Tinanggap na ng ating pangulo ang aking kahilingan upang ikay mabigyan ng kapatawaran. Pari ka na makalaya. Makalaya? Sa pamamagitan ng pagpapatawad? Hindi kalayaan para sa akin ang ako'y kawaan. Ang tumanggap ng kapatawaran ay nangangahulugang ng pag-amin ko sa pagkakasal ang hindi ko ginawa at hindi mari makalinis na dumihan kong pangalan. Tinatanggihan mo ang pagmamagandang loob ng ating Pangulo? Mas gusto ko pang makipagsapalaran sa Korte Suprema. Dinaramdam ko kung hindi mo naibigan ang mga pagsisikap kong ginawa
Gayunpaman, pinupuri ko ang iyong kagitingan. Diyan na kayo. Muy bien, hijo. Muy bien. Ako'y buong puso nagpapasalamat sa mga kinaukulan sa pagkakataong ipinagkaloob nila sa akin upang may pagtanggol ko ang aking sarili, sampu ng aking mga kanak. Sa isang pagkakasalang kailanman ay hindi namin ginawa at kailanman ay hindi namin maring gawin. Muling nabuhay sa akin ang diwa ng demokrasya. Nang isang malayang mamamayan, nang isang malayang bansa, ay maring umasa sa katarungan ng batas, sa makatuwid. Bilang isang malayang mamamayan, ng isang malayang bansa, ay buong aking paniniwala na ang hukumang unang dulugan ng aming lalawigan ay nagkamali sa kanyang hatol sa akin, na ako ay napagbintangan na pumatay sa napaslang Deputado Julio Nalundasan. At tinitiyak ko rin na kung malalaman lamang ng hukumang ito ang buong katotohanan, ay mapagtitibay ng walang alinlangan ang aking pagkawalang sala. Ito ang dahilan kagalang-galang na ako kung bakit ko tinanggihan ang pagpapatawad na ipinagkakaloob sa akin ng ating Pangulo. Ang pagtanggap ng kapatawaran ay nangangahulugan ang pag-amin sa krimen na ibinibintang nila sa akin at ito'y hindi ko mapapayagan. Sa pamamagitan ng mga kasulatan at mga dokumentong ito, kagalang-galang na upo. Ay pinasisinungalingan ko ang salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo na siya'y bahagi at nakakita sa aming pagtatangka ng mga panahong siya'y nasa kanyang sariling bayan, 300 milyang layo. Opo, kagalang-galang na hukom, 300 milyang layo sa pinangyarihan ng krimen. Pinasisinungalingan ko rin ang sinasabi nilang sa hangad ng aking ama makapagiganti sa nasawi ay inilagay ang baril sa aking kamay at inutusan akong maging kriminal. Hindi ganyan ang pagkatao ng aking ama. Simula parang ako'y magkamali ay nakilala ko ng aking ama bilang tagapagturo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Siya'y nagtutuwid sa naliligaw ng landas, hindi naglilikbo ng lupi. Ang aking ama'y tagapagbuo ng kinabukasan ng kanyang mga anak, hindi tagawasak ng kanilang hinaharap. Inaako niya ang anumang pabigat sa balikat ng kanyang anak. Hindi nagpapataw ng anumang pabigat. Sa paghahangad nilang ako'y mapasok sa bilanggo, ay pinipilit nila na ang sandatang ginamit ko ay replica libre 22. Ibig nilang ipahiwatig na ang isa sa mga ripling ginagamit sa pagsasanay sa eskwelahang aking pinapasukan ay kinuha ko at ginamit ko sa pagpatay.
nasaan ang sandata? Nasaan ang sandata kagalang-galang na hukom na kanilang sinasabi na bilang katibayan sa hukumang ito na ginamit ko sa pagpatay? Bakit kailanman ang mga sandata na ari ng Universidad ng Pilipinas ay hindi nagkulang? Nasaan ang mga patunay ng mga eksperto balistiko? At bakit kailanman ay hindi sila nakapagharap ng katibayan sa hukumang ito kung ano ang uring sandata ang ginamit ko sa pagpatay? Naalala ko ba nang minsan sinabi ng ating profesor, ang batas ay likha lamang ng tao. Kaya't malimit may kamalian. May panganib na ang kriminal ay napapawalang sala. At ang mga walang kasalanan ay napaparusa. Ito sa aking paniniwala ang dahilan kung bakit itinatag ang Korte Suprema upang ipagtanggol ang diwa ng katwiran, upang pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan, upang maituwid ang anumang pagkakamali na mababang hukuman. Ito ang dahilang kagalang-galang na hukum kung bakit ako naririto ngayon, kung bakit ako nagsusumamo sa inyo, sapagkat ako'y umaasa, sapagkat ako'y nananalig na ang batas ay sandata sa paghanap ng katotohanan at ang hukuman ay santuario ng mga walang kasalanan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pangyayaring may inalaman sa kasong ito, at pagkatapos timbangin ang mga ebidensyang iniharap ng magkabilang panig, napatunayan ang mga sumusunod ng lahat ng bumubuo ng lupon na wala ni isamang pagtuto. Na ang mga pahayag at salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo ay lihis sa katotohanan at pawang kasinungalingan. Na ang binanggit na pagpupulong ng mga Marcos upang balakin ang pagpatay sa nasawing kinatawan at ang ibinibintang na pag-uutos ng ama ng nasa sakdal sa sarili niyang anak na pumatay ay walang sapat na batayan at hindi kapani-paniwalang magagawa yon ng isang ama. At sa dahilang ang lahat ng ebidensya na iniharap ng panig ng pag-uusi ay mababaw na pagbibintang at walang matibay na saligan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang nasa sakdal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Pasalamatan mo yung sarili at ang katalinuhang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na siya mong naging sandata laban sa kasinungalingan. Kalimutan mong lahat ng buot, hirap na iyong dinanas at harapin mo ang darating na araw na walang anumang nangyari. Inaasahan kong ang tagumpay mong ito ay siyang magiging magandang simula ng isang magandang kinabukasan.
Inay. Malaya na ako, Inay. Sa wakas ay nagtagumpay din ang katotohanan. Anak ko, dininig din ang Diyos ang aking mga dalangin, anak. Nang galing ako sa kampo at pinatanong kita, ay narinig ko na mga kawal Pilipino na lalakda sa kasundo ang hindi mag-aalas sa kaaway ay kanilang palalayain. Anak, magda ka na upang magkasama-sama tayo.
Paano kaya napasok sa loob ng kampo? Nung una, ayaw pumayag yung sinuhulang kong opisyal ng hapon. Ngunit nilong ko. At pinakita ko aking mga sinit na mata. At sinabi kong hapon ang aking loso. Natin dapat kalimutan ang ating dangal bilang isang Pilipino. Ang ginawa ninyo ay isang kusang pagpapakababa. Medyo mabang ang tanging paraan, anak. Ina, kung gaano ang paranabig ninyo magkita tayong dalawa, ang sa akin ay higit pa. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Oh, anak, at hindi na mauuwi. Sige, kumain ka na, talamig ang pagkain. Wala na akong gana. Dadaling ko na lang sa kanya. Kaya may aalis na ako, anak. Ginagawa mo dito sa Tayabas? Nakalimutan mo na ba ang usapan natin sa bataan? Napag tayo nakatakas, eh magtatatag tayo ng kilusan sa bundok. Siya nga pala, pinakikilala ko sa'yo si Vicente Umali. Dati ko nang naririnig ang kanyang pangalan. Nauna lamang siya nagsantaw sa akin sa UP. Dati na rin kitang kilala. Matunog na matunog ang iyong pangalan sa universidad. Mabuti pa kayo sa kampo na tayo mag-usap. Na hindi tayo buti ng paglubog ng araw. Tama, nang mapag-usapan tuloy natin ating susunod na hakbang. Tayo mga bata! Dahil tumanggi siyang ikaw
kayo kanyang ituro? Ginawa nilang ito kay Itay ay sinusumpa ko ang magiging kapalit ay buhay ng libo-libong kaaway. Nararangal kita, anak, sa paglilingkod mo sa ating ilang bayan. Maraming salamat. Ang dinaramdam ko lamang ay napakaliit lang naialay ko sa ating bayan. Hindi lamang ako, kung hindi pati na mga libu-libong mga kawan na nagsipaghandog sa kanilang buhay sa pagtatanggol sa ating ilang bayan. At kayong mga naiwan dito na nagtiis at nagpakasakit ay may tuturing ding mga bayan at ang tanging bumubuhay sa aking pag-asa ay naniniwala ako na sa gitna ng pagkalugami ng ating bayan ay babangon ng tagumpay sa gitna ng kapaitan sa araw ng bukas. Maliligaya kung nakikita nilang ang kanilang mga anak ay nagtatagumpay sa kanilang mga layo. Eh! Periodiko. Hindi ako pari makapaniwala, Mr. President, na nalimutan na ng Amerika ang kasaysayan ng Batangas Guido. Nakapagtataka na magsasawalang tibula lamang si General Macan at si General Wainwright samantalang silang mga naging saksi sa kagitingan ng mga Pilipino. Ang ginawa nilang ito, Mr. President, ay pagtalikod ng isang tapat na kaibigan. Anong magiging kinabukasan ng mga libu-libong taong umaas sa kanilang tulong na ipinangako nila? Inaasahan ng mga taong ito yung magiging puhunan nila sa kanilang pagbabagong buhay. Pero, bakit sa akin mo binubuhos ang iyong hinanaki? Bakit hindi mo iparinig sa Washington ang lahat ng mga itinaliliwanag mo sa akin? Naroon ang Kongreso ng Amerika at hindi sa silibito. Meron yata kayong ibig sabihin, Mr. President. Well nga, Ferdinand. Ikaw ay ibinilang kong kasama sa pangkat ng Philippine Veterans Commission na tutulak patungong Amerika. Dahil dito, isusuot mong muli ang iyong kasuotang militar. Ako po? Bakit? Sa akin ka lang ba may lapas ng loob upang magsalita, upang matira?
Hindi naman ako siguro. Cardinal, marami ka ng digmaan at usaping napagtagumpayan. Sa usaping ito ay kinakailangan magtagumpay ka sapagkat nasa panig mo ang katwira. Nakasalalay sa timbangan ng katarungan ng karapatan ang kahihiyan ng ating mga lahi at ating bansa. Ngunit sino ako? Sino kami, Mr. President, para makipaglaban sa usaping ito? Kung ang pagtutol ng kanilang pangulo ay hindi nila binigyan ng halaga, kami pa kaya ang pakikinggan nila? Ang dalan ninyo'y katwirang, Cardinal. At ako'y naniniwala na kayo'y may sapat na kakayahan upang ipakilala ninyo sa kanila ang kahalagahan ng katwirang yan para sa ating nakihirap na bansa. Sulat po. Abay, galing sa Amerika ito ah. Siguro galing kay Ferdinand. Inay, hanggang ngayon ay naririto pa kami sa Washington. Ngunit, ayos na namang lahat ang mga papeles. At inihintay na lang namin ang pagbaba nito. Masayang-masaya nga ako't nagtagumpay ang aming nilalakad. Madali namang naunawa ng presidente ang kawawang kalagayan ng mga veteranong Pilipinong nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya't umaasa ako na sa aming pagbabalik dyan ay taglay na namin ang mga biyayang kanilang inihintay. At alam mo pa, Inay, may nakatutuwang nangyari sa akin nang magtungo kami sa Pentagon. Akala niyong isang major lamang ako ay sukat bang saluduhan ako ni General Bradley dahil sa mga medalyang ipinagkaloob sa akin ng ating pamahalaan. Biruin ninyo, karangalan ko yun. Kaya't may pagmamalaki mo ako ngayon, Inay. At huwag kang mainip, Inay. Hindi na magtatagal at uwi na rin kami. At alam mo, Inay, ang dami-dami kong pinamili para may pasalubong ko sa iyo. At huwag kayong mag-aalala ng anuman tungkol sa akin. At alam mo naman, good boy na good boy ang anak mo rito. Good boy daw. Sagot mo kayong kade. Opo. Hello? Opo. Opo. Senyora, telepono. Sino yan? Malacanang po. Hello? Ah, sekretaryo. Ano ho? Darating na sila? Oo, oh, oras na dumating ay papupuntahin ko dyan. Oo. Oh. Ano kaya ang kailangan ng presidente sa aking anak? Napakahigpit ang bili na oras na dumating daw ay papuntahin sa kanya. Bilibiro yata. Hindi ako nagbibiro, Ferdinand. Minumungkahi kong gawin kang kandidato sa Ilocos Norte para sa Kongreso at ito'y sa darating na halal. Hindi naman ho yata napabagay sa akin ang maging politiko, Mr. President. Unang-una ay sapat na ang karanasan ang naging kasabi ng aking pamilya. Pero naiiba ka, Ferdinand. Meron kang tinatawag na sapat na kakayahan. Ang nakaraan ninyong kasawian ay dagdag mo na lamang sa iyong karanasang makapagpapalawak sa iyong kaalaman. Unang-una ay marami kang brilliant ideas na aking pinaniniwalaan. Tama na ho sa akin, Mr. President. Ang ako'y magbigay ng mga panukala sa kapakanan ng ating mga kapwa. At nais kong ipagpatuloy ang aking profesyon bilang manananggol. Alam mo ang hirap sa iyo, iho. Nakahanda kang magpakamatay alang-alang sa iyong bayan, subalit tumatanggi kang tumulong sa kanyang pangangailangan sa kasalukuyan. Ano ang gusto mong mangyari? Mauwi ang pamahalaan sa kamay ng mga kung sino-sino lang. Ferdinand, ang masasabi ko lamang sa iyo isang bagay. Kung magsisimula ka man, ay kailangan magsimula ka na ngayong pamana. May katwiran ng Pangulo, Ferdinand. Higit mong mapaglilingkuran ang iyong kapwa kung ikaw ay nasa kalagayang maluwang matatag ng katwiran.
Ang ilay naman ko magsalita ako. Para bang wala kayong mapait na nakaraan sa politika? Pinaglabanan ko ng limuti ng mapait na nakaraan na. Ang nababalaan ko iyo, ang pag-asa at tagumpay na maaaring mag-ugat sa ibabaw ng katawiang yun. Sa makatawid din ay, naniniwala kayo na mas malaki magagawa ko kung ako'y magiging isang politiko. Naniniwala akong higit mong magagawa yun, anak. Sapagkat lagi mong pinaglalaban ang katwiran. Ang pagkapanalo kong ito. Yaman din lamang iniluklok niyo ako bilang kinatawan dito sa ikalawang purok ng Ilocos Norte. Ipinangangako ko sa inyo na lahat ng inyong pangangailangan ay pabuting ko sa ating pamahalaan. Opo! Hello? Ay ko pala, honey. Iba naman kitang makalimutan. Eh, kaya lamang hindi ako nakapapunta rin eh. Bisin-bisa ako sa kongreso. Ayan mo, pupuntahan kita, ha? O, sige. Bye now, honey. Ano, honey? Hindi yung pwede mo. Hmm? Ano? Ang nanay naman, nagsuspensya na naman, oh. Wala ho. Anong wala? Uy, baka kala mo na pag-aalaman mo. Pwede na. Kanina pa ako nakikinig doon. At pakakala mo na kung araw-araw tumatawag yung mga babae niya? Hmm? Nanay naman, oh. Mga kaibigan ko lang naman yun, eh. Kaibigan? Kailan mo pa tinawag na hami ang isang kaibigan lamang? Oy, Ferdinand! Pinalalahanan lamang kita na. Bah, huwag ka maglaro ng apoy at makakamapaso. Baka magsisi ka pag nandating ng panahon. Ang sweetheart ko naman, oh. Huwag kayo mag-alala. May kasintahan na ako, eh. Talaga ba? Ay, ano tayo nangyintay mo? Sige na itong mag-apo ako ba? Napaka-apurado mo naman, oh. Eh, paikata pa naman ako, ah. Oh, nasa edad ka na. Eh, kilala ko ba na? Sino ba siya? Naku, kilala. Gusto niyo malaman? Sino? Ah, sige, dito kayo. I-describe ko sa inyo, ha? Huwag kayong alis dyan, ha? Baka niyo ang kamay niyo. Ayan, ha? Nay, medyo umikot kayo ng konti. Ikot ng konti. Hindi ba? Hmm. Tamang-tama. Eksakto. Alam niyo, inay, mababasa ng konti. At ang kanyang mga mata, may pagkasingkit, pero napakaganda niya. Suspitsyosa, pero napakahusay mangaral. Ang ayaw pa lamang sa kanya, kumisan ay mainit ang kanyang ulo at napakasilosa. Pero napakabait niya. At ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal at pag-aalala. Yata ang tinutukoy mo, ha? Kaya pa yun, inay? At sino pa? Ikaw wala ka lang kayang lokohin kung di ako haste ka. Ikaw, Ferdinand. Ako na lang. Inay, oo. Inay. Ang tinolok mo, ha? May talaga naman totoo ang sinasabi mo, eh. Hindi, inay, talaga. Talaga hindi ko kayo pagpapalit. Kahit kanina mga babae. Sapagkat alam niyo, ang katangian ninyo yan, ang isang hinahanap ko sa babae ang aking ibigin. Sapagkat wala kayong kasinapinaw. Salamat, anak. Kung nakikiusap ko lamang sa'yo, pipiliin mo sanang mabuti ang babaeng kakasamahin mo sa buhay, ha? Alalahan mo, maraming mga bayani ang bumabagsak dahil lamang sa kanilang kasunod. At maraming din mga bayani na nalang magiging nakita dahil sa tulong at kabutihan ng kanilang kasunod. Huwag mo saan ang paglalaroan ang ala ng pag-ibig, anak. Alalahanin mo marami siyang kapatid ng mga babae, ha?
Huwag kayo mag-alala, Inay. Sa oras na matagpuan ko ang babae ating pakakasalan, ipinangako ko sa inyo, ni tingin o sulyap sa ibang babae, hindi ko gagawin. Tignan natin. Oo, ako'y magiging mabuting asawa at pulirang ama ng tahanan. I swear, ayan, oh. Oo, oh, oo. Oh. Mm-hmm. It is obvious that the government does not know what it is doing. The administration is planning to create a new department. Kahit na siya punta sa Development Department, hindi ko siya mapintasan. And the revival of the Department niya, totoong lahat at maaaring mangyari. Is this in conformity with the program of the government to cut down on government expenses? If they are really interested, if they balance the budget as they claim, then they should cut down expenses and eliminate non-essential services. The main thing is for the government to have an integrated financial policy. This confusion in government thinking is hurting business. The consolation cannot plan ahead for fear of radical changes in money policies. Naku, sayang. Kay daling natapos. Kay sarap pa namang makinig eh. Mabuti pa yata, umuwi na tayo. Itong ating ayos yung nakakahiya eh. Pinagtitingnan tayo ng mga tao. Eh, sino may kasalanan nun? Natutulog na tayo eh. Pinag-isip tayo ni Manong Danieling. Oh, ayan na pala si Ferdinand eh. Nakatingin sa'yo. Ay, Ferdi. Ay. Uy. Kilala mo ba? Oo, si Melda. Yan ang pinsan ni Danieling. Kakilala mo nga ako. Ay, no. Mahirap na. Alam mo, mabuting bata yan. At kung paluluhain mo rin lamang siya, eh huwag mo na akong gawing kasangkapan sa inyong pagkikilala. Okay, see you. Ikaw naman, oh. Pakilala mo ako para ka namang hindi kasama, oh. Sige na. Sinasabi ko sa'yo, ako kakilala mo, kaibigan mo, at maaari mo akong isama sa lahat ng kalokohan. Pero para diyan kay Imelda. Sorry! Ganyan lang po. Ganyan gabi naman. Bayan mo kang pati kay Macy's ay maglalaman, ah. Oo nga, eh, kasi si Danieling, pinapunta kami rito, pinadala yung auto, yung pala naman, eh, umagahin kayo. Hindi ko naman. Imelda, eh, mukhang lalo kang gumaganda sa cricket ang makikita. Salamat, to. Eh, gumaganda ba ito? Hindi mo lang ako nakapag-ayos, eh. Bay, mag-ayos ka pa, lalo ka nagaganda. Oh, ayan na pala, no. Manong Danieling mo, eh. Paiwala ko muna kayo sandali. Mr. Romualdez. Sabi. Mari ba ako makisabay sa'yo? Pwede, bakit hindi? Pero, bakit ba? Ibig ko lamang sanang makilala yung pinsan mo. Tara. Good evening. Mr. Romualdez. Magandang gabi sa inyo. Imelda, gusto ko rin makilala yung aking katunggali. Hindi naman katunggali. Ganti. Pinsan ko yan. Alam ko, Danieling. Ikinagagana po kayo makilala. Maaari ko ba kayong makatayo sandali? Iyan naman eh, kung hindi kayo magagalit. Pwede, may trabaho ito bukas. Paano, Ferdinand? Tutuloy na kami, ha? Sandali lang. Baka wala naman kayo sa sakyan, eh. Mabuti pa yan, dito na kayo. Huwag na! Alam mo, masakit pala na gumutang ko sa pinsan ko si Melde. Kayo ang bahala. Ayun na pa, Sing. Good night. Good night.
mukhang masama ang tama mo sa pinsan ni Danieling. Alam mo, sa palagay ko'y malapit na ako ikasal. Kanino? By the way, Imelda Romualdez. Ngayon mo lang nakilala na hindi ka pa nakapagtatapat ng pag-ibig. Kasal na kagad na sasabihin mo sa akin. Meron pa bang mas dakilang paraan para may pakilala mo ang pagmamahal at katapatan mo sa isang babae kung hindi mo pakasalan kagad? Yan ang katotohanan niyo. Nakita ko na ang babae na pakakasalan ko. Si Imelda Romualdez ba ka mo? Oo. Iba yun ang pinsan ni Mr. Romualdez? Oho, inay. Mabuting at nang malagay ka sa dapat mong kalagyan. Palagay mo kaya, eh, maibig ka ni Imelda? Bakit naman hindi ho, inay? Pagsisikapan ko, at magmula ngayon, eh, tatalikuran ko ng pagkabinata. At hindi na magtatagal, magkakaroon na kailang manugang. Ang ibig mo bang sabihin, eh, nagtapat ka na kay Imelda? Makit ka na ng ligaw sa kanya? Ha? Hindi pa ho, pero... Pero madali na ho yun. Yan ang akala mo. Hindi ka pa nabibigo sa iyong buong buhay. Baka ngayon lamang kung sakasakali. Ay, naku. Darling ko, ang hirap naman sa iyo, darling eh. Imbes na buwin mong kaloban ko, eh sinisira mo kagad. Bakit hindi ko sisirain? Isa na aawa ako sa iyo. Sa panagay ko eh, hindi ka magugustuhan ni Imelda. Sa palagay ko, may ibigan ako ni Imelda. Good morning, Ms. Marjorie. Good morning. Marami sa iyo. Sa akin? Thank you. Imelda, Ferdinand. Talagang tinutukso mo nito eh. Alam niyo, siguro ho Ilocano may padala niyan. Hindi ka nagkamali. Talagang Ilocano nagpadala nito. Puripot na puripot, dalawang roses lang. Aba, hindi ho. Talaga kong ganyan kung magpadala ang Ilocano manliligaw. Dalawa? Oho, dalawa lang. Isang nakatikom at isang nakabuka. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin mo, ito hong nakabuka, ito ang kanyang pusong nag-aalay sa inyo ng pagkita. At ito namang nakatikom, ito ang inyong pusong hindi malamang kung anong nilolob niyo para sa kanya. Oh, kaya ka ba? Kaya natawa. Ay, ewan ko ba kung bakit tumunong ko lang ba sa ito ang pinagsasalita niya. Wala ba siyang dila? Pipi ba siya? Hello? Good morning. Sa'yo raw, Congressman Marcos daw. Hello? Oh, before I forget, thanks for the two roses. Oh, I'm sorry. I have a date tonight. Oh, no. No, I don't think I can go out with you. Not even tomorrow night. Goodbye. Alam mo, kanina pa tawag ng tawag yan eh. At saka pinilit ako ipagtapat, sura ko anong telephone number mo sa bahay. Sinabi mo ba? Sinabi ko. Bakit mo naman sinabi? Eh kasi, ang dinadahilan niya, ibigay niyo makausap si Speaker Romualdez.
Emergency daw. Talagang matalino siya, no, ha? Bueno, tingnan natin kung hanggang kailan siya makapagtitiyaga. Ah, yan na naman siguro. Hello? Hello? Sino mo? Imelda? Kaalis lang eh. Sino? Congressman Marcos? Where to? I haven't the slightest idea. Bye-bye. Sabi mo umalis na punta sa party. Hindi daw totoo eh. Hindi ka daw umalis. Andito ka daw. Ito talaga itong batang to. Sagutin mo na. Ano? Hello? Good evening po. Congressman Marcos. Alam mo, Imelda, kahit na baguhin mo pa ang boses mo, ay maganda pa rin. Hindi po. Hindi po ito si Imelda. Maid lang po ako dito eh. I'm sorry, Imelda, kung nakagambala ako sa'yo. Ngayon lamang ako nakakaranas nito eh. Talaga pala napakahirap umibig. Lalong-lalo na kung lagi kang iniiwasan ng babaeng minamahal mo. Wala pong anuman. Bye. Congressman, pihado itong ginapangita. Ay, pabayaan mo siyang mabuang sa pagpangita sa akon. Dali, manalo siya. Ay, nadula. Jesse, dali na ka dito. Ay, kaluluhan mo si Congressman. Siguro nabuang ang kapangita sa imo. Oh, Melde, masama ang nangyari eh. Eh, paano bang nangyari? Nadisgrasya. Ay, naku, eh, kung makikita mo, ay nagkawasak-wasak ang mukha, ay nagkadurog-durog ang buto. Siya nga? Ay, oo, oh, talaga. Eh, nasan siya? Ay, nandiyan siya sa taas. Nandiyan sa taas. Teka nga muna, ako ba niloloko mo? Hindi kita niloloko, talaga nandiyan siya sa taas eh.
Kung totoo ang sinasabi mo at nagkawasak mo sa kanyang katawan, eh bakit nandun sa itang? Bakit wala sa ospital? Pasensya ka na, Melde. Eh, wala na kami magawang paraan na para kayo makarating din eh. Ganyan na lang ang naisipan namin. Eh, talagang ganyan yata ang taong umiibig eh. Hindi makakain, hindi makatulog. Eh, kung anong kuminsan eh, talaga ako hirap na rin eh. Kaya ganyan na lang ang ginawa ko. Eh, ikaw isabihan na talagang nabisgrasya siya. Kaya para makarating ka lang din eh. Totoo yan, Imelda. Huwag ka sanang magalit sa akin, Imelda. Alam mo, nagawa ko ito upang subukin ko kung talaga may pagtingin ka sa akin. Ferdinand, hindi nakatutuwa ang ganyang mga pagbibiro. Patawarin mo sana. Nagawa ko ito sapagkat pinakiibig kita, Melody. At patutunayan ko sa iyo sa pamamagitan ito ang kalagalan ng aking puso. Ang mabuti pa ito na tayo sa lumag. Ah, para ano pa? Sandali! Gusto ko makaupo pa muna. Ferdinand, ano ba ito? Top secret ito. Ano ba pinagsasabi mo? Ito. Sandali lang, Melody. Pitawan mo nga po. Masyado ka ng mga plado. Huwag ko pa rito at magpahit. Sandali. Hindi ganito ito eh. Eh, ikaw ang tao puro biro eh. Melda, pwede man na hindi kita binibiro. Hindi kita niloloko. Alika mo po ka rito at may sasabihin sa'yo. Oh, talaga ako hilong-hilong na sa karirigudo ninyo eh. Si Melody kasi eh. Ikaw muna, ano bang ibig sabihin itong marriage life? Hindi naman kakasal. Pwede tayong dalawa. Ano? Kung kailan mo na ako niligawan eh. Kasal kagad ang sinasabi mo? At saka na kita liligawan pagkatapos ng ating kasal. At saka hindi ako naniligawan. Kasal eh, wala nang ligawan. Pirmahan dito. Sige daw, sumulat mo lang pangalan. Aba, hindi ko pa-pirma. Ayoko. Please naman, Melody. Huwag akong tipilin ni Ferdinand. Naku, ikuta na loob, Melody. Ay, pumirma ka na at ako'y natatakot na rin kung anong mangyayari din eh. Kung ganon, bakit hindi ko ang pumirma? Mas pakasal kayong dalawa. Sige, ganda lang. Inuulit ko sa'yo, pinakaibig kita, Imelda. Sapagkat nasa iyong lahat ng katangian ng babaeng pinapangarap ko sa buhay. Minamahal kita. Please understand, Imelda. Paliwala mo sana. I want you to be the mother of my children. Please, Imelda. Sinusumpa ko sa iyo, Melda, na ako'y magiging tapat sa iyo habang buhay. Sandali lamang. Nakapirma ka na rito. Miss Imelda Romualdez, the future Mrs. Ferdinand Marcos. Sandali lamang. Help ako nakalimutan eh. Ito'y hindi naman pirmahan ito.
ginagawa mo. Tinatarap ko lang ito, Miss Ferdinand. Pero magka-alas 12 na ah. Bukas na yan. At saka, iniintay ko sana yung Miss Ferdy. Oh, pihadong gagabihin yun dahil may sisyon pa eh. Ay na ka na. Inay, napakahirap palang buhay ng isang congressman. Halos wala na siyang panahon para sa atin. Talagang mahirap ang isang buhay ng isang politiko. At lalo din namang mahirap ang maging asawa ng isang politiko. Ang mga bagay na yan ay naranasan ko nung nabubuhay pa ang ama ni Ferdy. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Iha, ay ito. Yaman din lamang at isang politiko ang napili mong kasabahin sa iyong buhay. Dagdagan mo na sana ang iyong pagpapaumanhin at ibayan mo ang iyong kalooban. Sapagkat ang mga pangungulila mong yan ay lalo pang madaragdagan sa mga darating na araw ng kampanya. Naku, may mga araw na ni hindi na matutulog at kakain dito ang batang yan. Pero inay, bakit kailangan magkaganon? Bakit kailangan iuko na lamang niya lahat ng kanyang panahon sa kanyang tungkunin? Paano ako? At paano ang aming magiging mga anak? Noong araw, yan din ang tinatanong ko sa aking sarili. Paano ako? Paano ang aming buhay? Ngunit natuto akong maging maunawain. Kung tapat ang pagmamahal mo sa iyong kabiyak, ang anumang bagay ay iyong pagpapakasakit, pagtagumpay lamang siya sa kanyang mga hangarin. At alam kong yan ay magagawa mo, Melody. Sapagkat alam ko ang kadakilaan ng pagmamahal mo sa akin, anak. Inay, tulungan niyo. Gusto kong maging mabuting asawa ni Ferdinand. Huwag kang mag-alala, Melody. Magagawa mo ang lahat ng yan. Magagawa mo. Siya, kailangan magpahinga ka at baka mapuyat, baka kumapalo yung magiging apo ko. Kao naunahan pa naman yan. Tina. Paano si Ferdy? Darating yun. Tina. Naku, wala siya talaga. Hoy, Sisa. Oh, taba mo. Congressman, para saan ba ko itong taba mo? Ako, mahina ko lang kayo sa balita. Nanganak mo yung aking misis sa kalabanok mo, ano? Lalaki, it's a boy! Dalawa lang, alam mo ngayon. Magsipura, o yan, taba mo, o yan, taba mo, o yan. It's a boy, it's a boy, it's a boy. Asa nga pala, maiwanan ko muna kay Dito ka. Kasi dito sa tayo pa si Benda sa hospital at ang aking junior. Diyan muna kayo, ha? Good morning, sir. Good morning. Okay. Good morning, honey. Good morning. How are you, dear? Fine. Bulaklak para sa'yo. Thank you. Eh, pero bakit ka naman nag-abala pa? Purong-puro lang ang bulaklak sa itong ating kwarto. Padala mo at padala ng ating mga kaibigan. Aba. Iba ito. Naalala mo ba ito, honey? The good old Ilocano Porto. Maaari ko ba namang kalimutan yun? Eh, mga bulaklak na ito ang katulong mo sa pagpapahayag ng pag-ibig mo sa akin. Thank you, darling. Alam mo nga naman, Melda, parang kahapon lamang. Gini, tatlo lang anak natin. Dalawang babae, isang lalaki. Ano ba yung papangalan natin sa kanya? Ewan ko, ano bang gusto mo? Teka. Imelda. Imelda? Imelda ng pangalan ng panganay natin eh. Baka magkalituan tayo sa bahay. Ewan ko nga ba? Bakit napakaganda sa akin ang pangalan Imelda? Naku, biniro na naman ako nito. Pero alam mo, ang gusto ko sana ay Irene. Irene? Irene? I think that's nice. Basta nag-umpisa sa unang letra ng pangalan ko. Payag ako. Dear friends, ladies and gentlemen, I am Bongo Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor.
And I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many, many gamot at damit. And for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. And for my sisters, I'll give them chocolate for the thin one. But for the fat one, no more chocolate because she will look like bagso. For my mabait na lola, I'll give her a new prayer book because her prayer book is already very blue. Bongbong. Mami! Bongbong, paano saan ba yung diskurso mo? Meron ba kayong declamation contest ko ilang bukasin? Huh? Wala ako, Mami. Paano saan yung diskurso mo? Eh, paglaki ko, gusto ko rin maging kandidato. Ano? Bakit nasama ba yung mama? Halika, iyo. Hindi ko sinasabing masama. Ngunit kung ako lamang ang masusunod ay ibig kong lumaki kang hindi isang politiko, kundi isang pangkaraniwang mamamayan. Ayun si Daddy, pinayagan niyo. Bongbong. Ngayon na hindi mo pa ako naintindihan. Ngunit darating ang araw na maunawaan mong lahat ang aking sinasabi. Kung ako lamang ang masusunod, iyo, ayaw kong lumaki kang isang politiko. Sapagkat ang politika ay malupit at walang hapag. Hello, Daddy! Hi, kids! Hello, honey. Opo? Ano yun, Han? Ano ba yung pinag-uusapan ninyo at narinig ko pa yata ang aking pangalan? Pinaliliwanag ko lamang siya sa anak mo, ha? Kung bakit ayaw ko siya mag-iisang politiko pagdating ng araw. Eh, kung kanyang hilig yan, hindi pa kaya manasana siya. Maaari ko nga ba siyang pigilan? Sinasabi ko lamang kung akong masusunod. Ay ayaw ko siyang mahilig sa bagay na yan. Ayaw ko nang malasapan niya ang mga kalupitang ginagawa sa atin ng mga kalaban mo sa politika. Pati ang mga walang malay na kababaihan. At kanilang mga ina. At kanilang mga anak. Dinadami nila sa kanilang mga paratang na wala namang katotohanan. Kung minsan tuloy ay hindi ko maiwasan ang lumuha at pakinanakit. Anak, ang iyong bang puso ay kasing laki ng puso ng iyong ama na nakalang magpatawad at magpakasakit. Totoo yan, Imelda. Ang lahat ng yan ay naranasan ko na. At dapat mong isipin, hindi lamang sa politika nangyayari mga bagay na yan kundi sa anumang uri ng hanap buhay. Ang mga ganyang uri ng tao ay hindi nawawala. Pagkat tayo pinanganak na makasalanan. Bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Imelda, sandali lamang, may sasabihin ako sa iyo. Huwag ka muna umalis, Daddy. Maglaro muna tayo. Siya nga naman, Daddy. Katulad ng dati. Ikaw ang boy. Ay, Bongbong, bukas na yan. Hanggang pa muna pag ulang, Daddy. Babayaan niyo makapagpahinga, no? Ay, ayan mo nga sila. Ito kami pa minsan-minsan lang. Ito, mabuti pa hawakan mo itong Amerikana ko. Oh, yeah, sige, ha? Are you ready? Oh, sino ngayon ang ulang? Ako, niya! Sandali lamang, sandali lamang. Ang mabuti pa. Sabay-sabay na kayo tatlo, ha? Okay, okay, ha? Bigat yung mga bata. Oh, sige, sabay-sabay kayo, ha? Sige, tarandaan na, ha? Sige, sakay. Isupito, sige, yan. Kaya lang atlet natin, ha? Hindi, kaya mo ito. Oh, ready na ba kayo lahat dyan? Oh, 1, 2, 3. Walang ano man to. Ibig ko lamang kausapin ng mama ko. Bumaba muna kayo, ha? Umulit na naman ang dati kong sakit. Mangyari ikaw, Lee. Ayaw ko mapatingin sa doktor. Bakit? Sinunta na naman ang kanyang dati sakit. Ay, nahi, utang na loob. Tawagin niyo atin sana ni doctor, please. Oo. Halit, hindi ko na matikis. Thank you.
Collins. Yes, sir. Kindly prepare the senator. In 15 minutes, he will be taken to the operating room. Yes, sir. Ready for the anesthesia? No. Please tell the doctor. I'll not take it. But, Senator... I know. Please, tell her. Please. Yes, Senator. Thirdly, bakit naman hindi ka pumayag na magpalagay ng anesthesia? May panatampa ko sa Diyos na huwag lamang gawin ang aking buhay. Ay tatanggihan ko pa mong mamawi sa at tumitin pa rin sa sakin. Ay nakahanda akong pagpisa ng lahat. Napakalaki pa ng gawain, hindi ko natutupan. Kaya't hindi ko pang mabuhay, Melda. Tulungan sana ako. Oo, Ferdy. Ako, ang ingay, at ang ating mga anak ay kasama ko sa pagdalangin para sa iyong kaligtasan. Ginay. May awa ang Diyos, anak. Kailangan ka namin, Ferdy. Kailangan ka namin. It's time to go now, Senator. Natatakot ako, Inay. Baka totoo nga ang hinala ng mga doktor. Alam mo, Mendy, ang tao, sa unang araw pa lamang ng kanyang pagsilang, ay nakaguhit na ang kanyang kapalanan. Kaya't walang magagawa. Ang sino man, kung hindi ang umas, dumalangin na lamang sa kanyang ikaliligtas. May awa ang Diyos, anak. May awa ang Diyos. Marcus. I have good news for you. Our worries are over. Our biopsy report shows that the senator is negative of cancer. His condition was caused by a bullet that was left inside his abdomen during the war. Nothing to worry about now, Mrs. Marcus. Your husband will be in perfect health soon. He can even live for another 100 years. Oh, darling.
galing-galing lamang dito ni Dr. Miller. At ang sabi niya, ang yung sakit ay hindi kanser. Oh, Freddy, ligtas ka na. Ang yung karamdaman ay dahil lamang sa isang panang na iwan sa iyong katawan. Ano na, mahal? Kinawaan ka ng Diyos, anak. Sandali lamang at titiligrama ako sa Maynila. At sasabihin niyo kung ligtas ka na. Oh, Freddy. Ngayon ay matutupad ng lahat ng ating mga pangarap. At narito pa ang isang mahalagang balita sa umagang ito. Si Senator Ferdinand Marcos, ang ipinagmamakapuring anak ng Ilocos, ay nahalal na Pangulo ng Senado sa katatapos na sesyon ng mataas na kapulungan. Ipinangako ni Senador Marcos na sa kanyang pagiging Pangulo ay wala siyang unang sisikapin, kundi ang mapalagaan ng mahalagang karapatan ng bawat isang mamamayan. At ngayon, mga kaibigan, pagkatapos ninyong marinig ang mahalagang balitang ito, ay pakinggan naman natin ang isang tugtugin. Good morning, honey. Good morning. Hindi ka na pala. Nagsaglisin mo kanina, honey, dahil alam ko siya sa buwet na gabi. Congratulations again, honey. Thank you. Sorry. Sila nga hindi ganang siyasa yung pagbawalik. Nasisiyahan naman, bakit hindi? Yan ang pangarap namin, mga senador. At yan ay isang napakalaking karangalan para sa akin. Kaya lang, Mel. Nang dahil dito sa tungkuling ito, ay lalo lamang ako mawawala ng panahon sa iyo at sa ating mga anak. Lalo lamang lalaki ang pagkukulang ko sa iyo. Ferdy, huwag mo sanang alalahanin yun. Naunawaan ko ngayong kalagayan. Nalalaman ko rin naman na kahit saan ka naroon, ay kami ang nasa iyong isip. Ayan, ako na ang magpupuno sa pagiging pagkulang mo sa ating mga anak. Maraming salamat. Huwag akong pasalamatan mo. Sapagkat ang tagumpay mo ay tagumpay natin lahat. At narito ang huling balita. Ang Pangulo ng Senado na si Ferdinand Marcos ay kabilang din sa pampanguluhang nominasyon ng Lapiang Nasyonalista sa gaganaping kumbensyon sa darating na ika-21 ng Nobyembre 1964. Hanggang dito namin pinuputol ang aming pagbabalita. Ready? Ready, honey. Ready? Ano yan? Nagdala ng prutas para sa mga bata. Ayos sila. Mga sulog na eh. Magandang gabi sa inyo, Inang. Nadinig namin sa radyo na hindi pala ang kandidatura ko sa konbensyon ng nasyonalista sa iyo. Okay, Inang. Eh, sa katunayan, galing lamang ako sa pagpupulong ng mga leader. Sumang-ayon ba naman sila? Eh, sa lagayo, Inang, meron nung sumasang-ayon at meron mang hindi. Alam naman ninyong aking mga katunggali, pawang malalakas na haligi ng bayan. Ferdy, hindi ka kaya kahuli sa panahon. Ilang naman ka naman ang konvensyon? Iyan ang dahilan kung bakit. Higit kong kailangan ng inyong tulong. Mahigpit ang labanan sa nominasyon, iho. Magigiting ang iyong kalaban at subok na ang kanilang kakayahan sa politika. Nalalaman ko, Inay. Iisa ang aming layunin. Ang paghahanap ng lunas upang mahangos sa paghikaos at kahirapan ng ating bayan. Sila man ay may magagandang panukala, katulad ng ating mga hangarin, na ang ating bayan ay maging lamang dakila. Yan ay isang malaking pagsubok, anak. Nalalaman ko, Inay. Alin man sa amin ay maaaring magtagumpay. Ngunit umaasa pa rin ako na sana hindi ako mabigo. Ferdy, ako'y nananalig sa iyo, Natasha. Marami sila. Aya, di meja ngamuin, na samsamit ngayong kumit. Kaklat sa mga akukra,
How are you, kids? Fine, Daddy. Hi, Daddy. Nandito na din lamang ang daddy. Oh, sige, mauna na kayo, ha? Papalit lamang ko ng dami. Ferdy, sandali lang. Kanina ka pa ba doon? Ang lagay, nadinig ko lahat ang pag-awit mo. Nagsasanay lang naman ako, eh. Nagsasanay? Huwag mong sabihin, eh, ngayong marami ka ng anak, eh, may balak pa mag-konserto. Hindi naman. Eh, kaya lang, dadala ko sa party. Baka kakumahilingan akong... Alam mo na? Party? Kanina party? Diyan, sa mga kaibigan ko. Oh, bakit ka naman natawa? Eh, paano nagdadahilan ka pa? Nalalaman ko naman kung bakit ka nagsasanay, ah. Ibig mo akong tulungan sa darating na halalan. Eh, yun lang naman kung papayag ka. At kung mapapagpasensya ng mga nakikinig ang aking boses. Huwag mo nga sabihin yun, darling. Sa katunayan nga eh, utang ko sa iyo ang malaking bahagi ng aking tagumpay. Kung minsan nga nangyayari, ikaw pinagkakagulo ng tao at hindi ako. Baka tingnan ko si Ferdy pa magsalita, oh. Eh, totoo naman yan, darling, hindi ba? Alam mo eh, utang ko malaki ito. Sa may kapal, ang pagkakalob sa akin ng isang tapat at mapagmahal na asawa. Nagkaroon pa ako ng isang inang dakila at saka mabait. At ang ating mga anak, puro malulusog. Maraming sapagkat ikaw ay mabait na anak, mabuting asawa, at isang ulirang ama ng tahanan. Ferdy! Melda! Iba pa kayo kakain? Narinaw, Inay. Giro lang kita ng gatas, baka nagugutong ka. Ferdy, napapansin kong mukhang malalim ang iyong lips. Bakit? Dahil sa bukas ng convention? Bakit mo naman papansin yun? Napakahalaga sa akin ang gagawin kong bisong bukas, Melda. Sapagkat dyan nakasalalay, ang aking katuparan na ako'y makapaglingkod ng ganap sa ating bayan. Ayoko mag-igo sa aking pangarap. Alam mo, kapag malinis daw at tapat ang hangarin ng isang tao, kadalasan, yan ang nangyayari. At kung sadyang yan ang iginuwit ng tadhanan sa iyong buhay, yan ang nangyayari. Magkaganon ang asana. Kung sakaling matanaw ko sa konvensyon, lang kaya maging dahilan upang magbago ka ng iyong... Hindi, Ferdy. Lang tayo ikasal, ay hindi ko malilimutan ang sinabi sa atin. Lang tayo'y magsasalo sa hirap man at ginhawa. Kaya kung ano man ang mangyari bukas, ang pagmamahal namin sa iyo ng iyong mga anak ay hindi pa mabawasan, bahagya man. Sa simulat mula pa ay napakabuti mo sa atin. Ang lahat ng aking palakin ay natutupad. Kung minsan nga lamang, nagkukulang ako sa iyo at sa aking mga anak. Ang lahat ng aking panahon ay nayuhin sa pagkita. Yun ang aking mga hinanakit na mula. Sapagkat nagiging kaagaw namin sa iyong pagmamahal at ang iyong pagtingin ang iyong mga gawain. Ngunit nang isama mo ako sa iyong mga kampanya, at nakarating ako sa mga iba't ibang lugar, ay nakita ko ang kahirapan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng iyong tulong. At natuto akong maging maunawain, sapagkat kung ang maliit na bagay na may tulong natin sa kanila ay ating pangipagkakait, ay kapwa tayo nabigo sa ating hangarin sa buhay.
para ko magagantihan ang lahat ng iyong pagpapakasakit. Ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod sa kanila. Yan ay sapat ng kabayaran para sa akin. Napakabalad ko, Melody. Ikaw ang babaeng aking pinakasala. Dahil sa iyo'y nabubuhay ang aking pag-asa. At dahil din sa iyo, ang anumang mga kinabukas ang aking sapitin, ay hindi ko katatakutan. Salamat. Magpahinga ka na. Idalangin na lang natin na sana'y magtagumpay ka. Iyakan kung ano magiging wagas ng komisyong ito ng nasyonalista party. At bilang pagbibad sa umiiran na patakaran ng lapihan nasyonalista, ay muling magkakaroon ng kutuhan ng mga delegado hanggang sa makuha ng isa sa mga kandidato sa pagkapangulo. Ang 60% ng boto na talabangan sa kanya ng mga kalat. Ang nakuha boto ni Senator Mark, bagamat siya na umuna sa kanyang mga katumbali, ay hindi umabot sa kanyang porsyet. Tuna! Tuna po! Kikiting pa kayo, eh ang nagsasabi na ito sila, ha? Bakit? Kasi ho, nakinig pa kami ng radyo eh. Nadinig pa nga ho namin ng daddy nagsalita. Wala sana si daddy. Naku, ang daddy imo, eh nasa konbensyon pa. At ang mami naman, nagsalitahan. Ayun naman mga bata kayo, magtutulog na kayo sapagkat sakado alas 12. Masama na po kayo sa mga bata lahat. Lahat. Mahal na Panginoon, minsan pa akong dumudulog sa inyo. Para sa inyong walang hanggang ako at patumpay. Mula pa sa aking kamusmusan, ay kayo na po ang tumutulong sa akin at lumulutas sa aking mga suliranin. Ngayon ay may panibagong tiling na lumalambong sa aming buhay ni Ferdy. Iniiwan ko po sa inyong mga kamay ang aming kapalaran. At ano man ang maging wakas ng kumbensyong bukas, kung yan ang sadyang ginuhit ng tadhana para sa amin ni Ferdy, ay maasahan po ninyong tatanggapin namin ng buong puso. Inuulit ko po ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga biyayang pinagkaloob po sa amin at naway patnubayan mo po kaming laki sa aming mga araw pang darating. Ferdinand E. Marcos, one of the convention, and emerged as the standard bearer of the Nacionalista Party in the presidential elections of 1965. He fought a long and bitterly contested campaign for the presidency. The nation cast its vote on November 9th. The choice was Marcos and his running mate, Fernando Lopez. On December 31st, 1965, Ferdinand E. Marcos took his oath of office at the Luneta Grandstand at exactly 12 o'clock high noon as the new president of the Republic of the Philippines. For him, this was not the end, but a beginning. The destiny of this country depends on the destiny of the man who is at the helm of its government. The eyes of all Asia and the entire world are upon Ferdinand E. Marcos, man of destiny.
kasay saya ng banta. Ang panahong ang bayay lumuluha at dumarayo sa dalita. Nagtapin din ang luna upang ang busay magwakas. Ang Pilipinas ay lingapin, magsama-sama tayong lahat. Kung ang langit sa bayang ito ay namamanot pa ng dilim, ay asahang muling darating ang umagang lipot ng ningning. Nasa atin din ang luna upang ang dusay magwakas. Pilipinas ay lingapin, magsama-sama tayong lahat.